Plano ng Senate Blue Ribbon Committee na sa unang linggo ng second regular session ng 18th Congress, ikakasa ang pagdinig sa pinagdududahang pagkamatay ng ilang high-profile prisoners sa loob ng National Bilibid Prison. Ayon kay Senator Richard Gordon na namumuno sa komite, may pinag-aaralan na silang mga posibleng paglabag ng Bureau of Correction sa protocols. Well, unang-una, did not follow COVID protocol, di ba? I still have to see a document. Maybe I'm being unfair here. In fact, I'm trying to call Secretary Duque. Nagsubmit ba sila ng protocol? Pinalo ba nila yung protocol? Ang dami-dami pala nakasakit, ang daming namatay. Hindi pa alam ng Department of Health dahil hindi nag-report. I'm assuming hindi sila nag-report. Pangalawa, it is your responsibility. Pag namatayan ka, na i-report mo. Di ba? Kung di sila magre-report, eh sasabihin lang nila later on, three months later or a year later, ay namatay ho sa preso eh. O, paano yan? Paano naman yung mga pinatay ng mga tao na yan? Paano yung mga inabuso ng mga tao na yan? Kung lalabas, finake yung death. Ito, fake death ang lumalabas dito. Dagdag pa ni Gordon, sa pag-uusap nila ni Justice Secretary Minardo Guevara, nabigyan siya ng impresyon na hindi rin alam ng kalihim ang pagkamatay ng mga preso. Ang Bucor ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng Justice Department. Sabi ko, bilisan nyo na yung investigasyon nyo because dapat makita na kayo talaga ang makakapag-imbestiga. Sabi niya, napakaseryoso nga, Senator. Sabi niya, that's why NBI ang nag-iimbestiga ngayon. So, obviously, hindi nila alam. High-profile prisoners, hindi mo sasabihin sa superior officer mo. Hindi mo sasabihin sa Justice, hindi mo sa Secretary of Justice, hindi mo sasabihin sa Presidente. Hindi ka magre-report. My goodness, what kind of a country are we running? Di ni Gordon dapat ay alisin na sa pwesto si Bucor Chief Gerald Bantag at ang pagpapasyaan niya ay nasa mga kamay ni na Pangulong Duterte at Guevara. Kahit na namatay talaga yun, hindi niya ni-report, pwede siya sibakin. So ang dapat kumilos dito ang Pangulo, sir? I think so. I know so. I'm sorry. I have to be frank to be able to get my message across or to my mind, kahit na hindi namatay yung mga yan, kahit na namatay talaga yan, the very fact that this situation was allowed to happen, na hindi nag-report, that indicates na the other side is so fearful to imagine na nangyayari talaga. Matagal naman na natin alam lang nangyayari. Dati-dati, nagpapalabas sila ng tao para manakit, mag-assassinate, di ba? We're all in danger. If I were him, I would submit a proper report and then temporarily go on leave if I were him. Dahil sa kasaysayan ng mga sumisingaw na katiwalian sa loob ng pambansang Piitan, kaya't disidido si Gordon na maimbestigahan sa Senado ang panibagong iskandalo. Anya, nakakadismaya na ang umiiral na sistema at nawala din, anya, ang magandang impresyon niya kay Bantag. I had a lot of impression na maganda kay Bantag, pero nung mangyari ito, medyo nag-iba eh. Kasi napaka-basic, dapat ni-report ka agad eh. Bakit hindi ni-report? Di ba? I mean, ako, I would expect na mag-report siya. If I were the Secretary of Justice or the President, I would say, ba't di mo ni-report? Ba't ngayon ko lang nag-report kung marami na namatay? Di ba natin naiisip na pagdududahan tayo? Lalo na yung marami nangyayari dyan. Janis Cosio, Radyo Inquirer, 9 de Benta, bayan nagtatanong, mamaya nag-uusisa.